Hello, good morning. This is Sir Marvin and welcome to Learning Buddy. Sa lahat ng ating grade 4 learners, I hope that you listen very carefully so that you will know our topic for today, which is all about singular, plural, and possessive nouns. Matututunan ninyo kung paano finform ang singular, ang plural, and possessive nouns. Right? At sa lahat po ng mga magulang na nandito at hindi pa nakasubscribe sa ating Learning Buddy channel, please do hit the notification bell so that you will be updated whenever we upload videos. Also, you may comment down below for your topic suggestions and huwag po nating kalimutan na i-like at i-share ang video para mas marami tayong maabot na tao at marami tayong matulungan. Alright, so let's proceed. So today we will be talking about nouns. Nouns are names of people, places, and things. Example: pizza, Bulacan, Mike Enriquez, dreams. Right? So pangalan ito, pangalan ng pagkain, no? Pangalan ng lugar, pangalan ng tao, at pangalan ng isang bagay na hindi nakikita. Tinatawag natin itong abstract noun. Alright? But ngayon, magpo-focus lang tayo sa ating topic, which is all about singular, plural, and possessive nouns. When we say singular, this refers to one person, isa lang. Isang tao, isang bagay, or isang lugar. Alright? Example. Oh no, I missed the bus again. So nakikita natin dito ang ating naka-highlight, nakakulay-pulay na noun, bus. Pangalan ito ng isang bagay. Pangalan ng sasakyan, uri ng sasakyan. No? Transportation. Vehicle, which is bus. Ang tawag natin ay bus sa Filipino. Isa lang siya. No? Isang bus. Right? Pag plural noun naman, more than one person. Ibig sabihin, hindi lang isang bus, higit pa. No? Pagbagay, pagtao, hindi lang isang tao. Paglugar, hindi lang isang lugar. Right? Let's have the example. I don't like buses anyway. So dito, napansin natin na anim na letra na ang madagdag. Sa original, we have B-U-S. Dito, singular. Pero nung naging plural, nagkaroon ng S-E-S. Right? So later, malalaman natin kung paano siya pinaporma. Pluralizing nouns. Usually, paano ba tayo nagpo-pluralize ng noun? Paano ba natin pinaparami ang isang pangalan? Sa English, usually, naglalagay tayo ng S. Right? Maglalagay lang tayo ng S. Pero hindi lahat ay S lang ang nilalagay. Pero tingnan muna natin ang example na word dito na nilalagyan ng S. Example, hat. No? Lalagyan natin siya ng S. Kung isa lang siya na hat, pag dinagdagan ng S, magiging plural. So, pag naging plural siya, depende kung ano siya, kung siya ba ay isa, no? Pag sa hat, isa lang siya. Pero dito, pag sa hats, depende kung, rather, sorry, kung dalawa. Depende kung dalawa siya or higit pa. Right? So, ulitin ko, dito isa lang, hat. Pag sa hats, hindi natin ma-identify. Basta more than one siya. Pwedeng dalawa or higit pa. Kasi walang nakalagay kung ilang hats. Malalaman natin kapag may nakalagay na number or word referring to number of this thing. No? Pwedeng 2 hats, 3 hats, 5 hats. Right? Daisy. Next. Sometimes, naglalagay tayo ng ES. We add ES. No? So, if the word ends with an S, kapag nagtatapos sa S, SS, SH, CH, X, or Z. And most words that end in O, nilalagyan natin ng ES. Right? Example, kiss is one. Right? Kisses is more than one. Ito ang ating singular. Ito naman ang ating plural. Sometimes, we remove the Y and add IES. Kapag ang salita or noun or pangalan in English ay nagtatapos sa Y, ang gagawin natin, aalisin natin yung Y, maglalagay tayo ng IES sa dulo. Tandaan ha,
pag ang word ay usual word lang, naglalagay tayo ng S kapag nagtatapos ang salita sa consonant. Right? Naglalagay ng S. Naglalagay din tayo ng ES kapag daw nagtatapos sa mga letra na S, SS, SH, CH, X, Z at yung mga salita nagtatapos sa O na noun. Right? Ngayon, maglalagay rin pala tayo ng IES kapag ang noun ay nagtatapos sa Y. Pero aalisin natin ang Y. No? Tandaan, consonant sa consonant, no? Na Y ang nagtatapos. Yun ang ating papalitan. Right? Hindi lang sa Y. Pwede rin pala sa ibang consonant. Basta nagtatapos sa consonant, lalagyan din natin ng IES. Pero hindi lahat. Kasi may mga consonants na kagaya ng sinabi ko, nilalagyan ng S. No? Or ES. Nilalagyan natin ng ES. Rather. No? So, hindi lahat. So, kailangan tumingin tayo sa diksyonaryo para alam natin kung ano ba yung salita. Ano ba dapat ilagdag? S, ES, or IES. Alright? Let's proceed sa example. Baby. Isa lang yan. Singular. Baby. Paano siya padamihin? Papalitan natin yung Y ng IES. Babies. Singular. Plural. Right. Next. Sometimes, leave the Y alone and just add S. If the word ends in a vowel, followed by Y. Minsan daw, hayaan lang natin yung Y. Huwag na nating alisin. No? Maglalagay na lang tayo ng S. Kung ang salita ay nagtatapos sa vowel na sinusundan ng ating Y. Example, boys. Yan. So, minsan, kaya nga sabi ko, hindi lahat, no? Kasi minsan, kagaya nito, kahit nagtatapos siya sa Y, hindi natin naalisin. No? Kasi, ano eh, kaya natin siya hindi aalisin kasi nandun sa ating rule. Right? Na dapat, i-retain lang natin yung Y. Kung lalagay lang tayo ng S. Example, boy. Isa lang yan. Singular. Anong plural lang boy? Boys. Right? Next. Sometimes, remove the F or F-E and add V-S. Or V. Sometimes, remove the F or F-E and add V-E-S. Words like wolf, loaf, and wife follow these rules sa mga gantong salita. Wolf, loaf, and wife. Right? Example, cuchillo, isa lang, knife. Pag marami, knives. Ang dinagdag natin, pinalitan natin yung F or F-E. Nilagay natin ay V-E-S. Some words have different forms. Words like mice, teeth, and feet. Napansin nyo, no? Hindi tayo maglalagay dito ng S. Bakit kaya? No? Ang tawag dyan ay irregular nouns. Sila ang mga nouns na hindi nilalagyan ng S, ng ES, ng IES, ng VES kapag pinupluralize. Dahil ang tawag sa kanila nga ay irregular nouns. Nagbabago ang kanilang spelling kapag dumarami sila. No? Right? So, ito, basic. No? Pag isa lang, tooth. No? Ngipin, isang ngipin. Pero pag maraming ngipin ay teeth. No? Pag isang paa, foot. Pag dalawang paa, feet. Example din, pag isa lang na bata or anak, child. Pag maraming bata, children. Gets? Right. Who cares? Some people judge you when you spell words incorrectly. Diba? Sinasabi nilang hindi tayo magaling o kaya naman hindi natin alam ang isang bagay. But learning how to pluralize nouns will help you spell words correctly. Alam niyo ba yon? So, kapag alam niyo kung paano mag-pluralize ng noun, hindi kayo magkakamali sa spelling kasi alam niyo yung rule. Tandaan lang ang ating rule kanina na binanggit. Ngayon, ituturo ko ang possessive nouns. Possessive nouns show possession or ownership. May pag-aari, no? Mayroong pagmamay-ari sa isang bagay. Halimbawa,
grandma's hat has a big flower on it. Ito ang sombrero ni grandma. Ah? Pag-aari ni grandma yon. We're going for a ride in Enchanted Kingdom. Ayan. So, Enchanted Kingdom. Did you complete today's assignment? Did you complete today's assignment? Ayan. Today's assignment. Right? Next. The apostrophe indicates possession. Right? The apostrophe indicates possession. What else can apostrophe do? Yan, baka nakamali. Dito ipapakita ko, no? Ditong possession dito, ipinapakita sa pamamagitan ng pagtatabi sa dalawang bagay. Yung nagmamay-ari at ang kanyang pagmamay-ari. Ano ang pagmamay-ari ni grandma? Correct? Ang pagmamay-ari ni grandma ay hat, sombrero. Right? Dito. Did you complete today's assignment? What is today's? Ano yung tinutukoy ng today's? Ano pag mamayari niya? Assignment. Ang assignment ngayong araw. Right? So dito, nakita niya wala na. We're going for a ride in Enchanted Kingdom. Right? Kasi name lang siya. So disregard natin ito. Pero huwag malilito, nakakita kayo ng apostrophe dito sa ating word. Ayan. Tawag dito sa unang example at sa huling example ay possessive nouns. No? Yung noun natin, may pagmamayari siya. Katabi niya. Pagmamayari ni grandma itong bagay na ito. Yung hat. Dito yung assignment. Siya ay nabibilang sa today. Hindi siya yesterday's assignment. Today's assignment. Dito, no? Nakapula ito pero ito ang dapat na naka-highlight. Pinapakita lamang na ito ay hindi possessive noun. No? We are ito. Ibig sabihin, we are. Tawag naman dito ay contraction. No? Pinagsama. Pinagsama ang dalawang salita. We at saka are. At tinanggal natin ay yung letter A. Ang tawag dito ay contraction. Right? Huwag tayo malilito ha. Kasi baka malito kayo dyan. Hindi siya possessive. Ang tawag dyan, contraction. Right? Okay, the apostrophe indicates possession. Kagaya nito at saka nito. Kagaya ng sinabi ko, mayroon pang kakayanan ng apostrophe para magsama ng dalawang salita. Yung we tsaka are. Pero hindi ito possessive. Ulitin ko, ang tawag dito ay contraction. Let's proceed. Paano tayo gumagawa ng possessive noun? Okay, latag ko na. Usually, just add an apostrophe and an S. Example, Marlon. Name of a person, di ba? Sa name ni Marlon, maglalagay ka lang ng apostrophe at S. Ang tawag dito ay apostrophe. Dadagdagan mo siya ng S. Tapos mag-iisip ka kung ano ang pagmamayari ni Marlon. Halimbawa, Marlon's bag. The bag of Marlon. Ayan. Pag sinabi mo Marlon's bag, this bag is owned or pagmamayari ni Marlon. But with words that end in a Z sound, just add an apostrophe. Pero hindi lahat lalagyan ng apostrophe S. Kapag ang tunog ng isang salita or noun ay nagtatapos or tumutunog na Z, no? Kapag ang word ay nagtatapos sa Z sound, hindi na tayo maglalagay ng S. Ang ilalagay na lang ay apostrophe. Kagaya dito sa ating halimbawa. No, hindi na tayo naglagay ng S dito. Kasi plural to eh. Plural siya, no? Yung students. Maliban sa plural siya, ang rule kasi nasusundin natin, ang mga salita daw na nagtatapos sa tunog na Z, students, hindi na lalagyan ng S. Ilalagay ay, yan, apostrophe na lang. Right? Okay, proceed na tayo sunod. Cars. Lalagyan po ba? Kasi meron na siyang S. Sounding Z. Hindi na. So, cars na lang siya. And apostrophe. The car's door is broken. No, hindi ka na maglalagay ng S. Ano pag may-ari ng car? Yung door, yung kanyang pinto. No? The car's seatbelts are missing. Ano pag may-ari ng car? Yung seatbelts. Alright? Alright.
Next, proceed na tayo sa sunod. Examples of singular, plural, and possessive nouns. Okay, tingnan natin. Latagpo na. We went to Marlon's shop. Singular. Bakit singular? Kasi iisa lang ang may-ari. Si Marlon lang. Paano mo nalaman? Sir, kasi po ang apostrophe ay nauuna sa S. Ibig sabihin, walang S ito. At hindi naman dapat magkaroon ng S. Si Marlon, kasi pangalan nyo ng isang tao. So, singular or plural? The answer is singular, right? Dito naman, is Marlon's shop a singular, plural, or possessive? Sinagot na natin, singular siya kasi si Marlon ay only one, right? Now, sa possessive, tinanggihan natin. Examples of singular, plural, and possessive nouns. Tingnan naman natin dito. Sandra can make dried mangoes. It is a sweet dessert. Okay. Tingnan natin. What about Sandra? What about mangoes? What about dessert? Hindi lang nakalagay dyan, no? But what about them? Asan ang singular? Correct. Sandra and dessert. Wala kasi silang S. Kung gusto mong i-pluralize, lagyan mo ng S ang desserts. Pero si Sandra, hindi mo siya mapupluralize kasi pangalan ng tao, isa lang, Sandra. Hindi naman pwedeng Sandras, di ba? Hindi naman pwede yun kung gusto mo sabihin maraming Sandra. No? Okay, so, next, mangoes. Lagay tayo ng E-S. Di ba sabi kanina, maglalagay ng E-S sa mga words na nagtatapos sa O. So, ito ay plural. Right? Plural po yan. Okay. Singular yung kanina. Plural yung mangoes. Singular ang dessert. Okay, next. Jamil's plan for next year is to learn how to play instruments. Tingnan natin. How about Jamil's and instruments? Are they singular, plural, or possessive? Possessive kasi may apostrophe, no? Asan pa may-ari ni Jamil yung plan for next year, no? Ano yung plan? Jamil's plan. Hindi ito plan ni Carlo, ni Marlon. Plano ito ni Jamil. Alright, how about instruments? Tingnan natin, ha? Plural kasi may S. Gets? And review tayo. Tapos na tayo. Tandaan, one person, place, or thing is called singular. Two or more is called plural. Usually, just add an S to pluralize the noun. But sometimes, add ES or drop the Y and add IES. Sa possessive nouns naman, ang gagawin, dahil ito yung papakita ng ownership, maglalagay ng apostrophe to the noun and add S, no? If the word doesn't end in a Z sound. Alright? Kapag hindi nagtatapos sa Z sound, maglalagay tayo ng S, no? Pero kapag nagtatapos siya sa Z sound, apostrophe na lang. Yes? Okay, and this ends our lesson for today, and I hope may natutunan kayo. Abangan natin ang part 2 ng discussions on nouns. Thank you, and remember to always read and practice. Comment down below your example sentences. Show your sentences with plural, singular, and possessive nouns. With that, I thank you for being with me today. This is Sir Marvin, and thank you for listening.